welcome to our worship service. Pwede po bang bigyan muna natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Come on, church! Let us give God our best love offering. Come on, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. God deserves our best worship. Come on, more! Come on, let's clap your hands to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, God! All glory, all honor, all worship belongs to you, our God, the Father, Son, and Holy Spirit. Wow! Praise the Lord! Alam niyo po, ang aking puso ay nag-uumapaw sa kagalakan sa umaga pong ito dahil sa pagkakataon na ibinigay po sa akin, sa amin ng Panginoon to once again be in the church building, to once again, you know, stood up in the pulpit, to once again proclaim and worship Him in spirit and in truth, and to once again declare the word of God this morning. Wow, praise the Lord. Alam niyo po, sobrang excited na ako mag-share ng word of God. But before that, we will have first our declaration. Wow, church, are you ready for our declaration this morning? Okay, so lahat po tayo, we will declare this. We will just say it. We will not just say this, but we will believe. And in faith, it shall come to pass in our lives. Amen? Come on, church. Let us declare. At the count of three. One, two, three. Begin. I declare God's word about who I am, what I have, and what I can do in Christ Jesus, who gives me strength. I was created in the image of God. I have the DNA of a winner. I am the head, never the tail, above, never beneath. I am getting stronger, healthier, wealthier, and wiser, above and more than what I can ever ask or imagine. I will bear much fruit. I will multiply. I am ordained to be blessed and to be a blessing to many. These are my declarations in Jesus Christ's name. Amen and amen. Wow, praise the Lord. Sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Hi, it feels so good to be back. Yan. So, napaka, alam niyo po, itong mga nakaraang linggo at buwan ay isa pong, it was challenging days for us as a family. But we really praise the Lord because we have overcome. Amen? Praise God. All glory to God. Thank you, Lord. At ang akin pong isi-share sa inyo ngayong umagang ito is my experience. Yes, it's the word of God that I have received, that I have lived all throughout these past weeks sa akin personally, sa aming pamilya. Alam niyo po, even though we have undergone to the same, not exactly the same, pero sa iisang magkakaparehas na sitwasyon, naniniwala ako na God spoke to us in different ways, di ba? God ministered to us in different ways. At yung i-share ko po sa inyo is how God has spoke to me, how I had experienced God these past weeks. So praise God. Ayan po. And I entitled this message, When Fear Hits You. Tayo po muna ay umuko at manalangin. Panginoong Diyos na dakila, lahat po ng papuri, lahat po ng pagsamba ay sa inyo namin ibinibigay. We thank you for the joy in our hearts. We thank you, O God, for your presence, Holy Spirit. Lord, as I share your word, O God, this morning, I pray that your word will minister to us, your church. Your powerful word, O God, will all the more ignite all of us
to worship you, to serve you, to love you, oh God, all the days of our lives. Continue to be glorified, and you alone be glorified, our God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Wow, praise God. Ayun po, so title pa lang po ng ating word for today is When Fear Hits You. Kung tatanungin ko po kayo, mga kapatid, when was the last time you felt afraid? Kailan ba yung pagkakataon na natakot ka? Aha, pwede bang you can comment it down, di ba? Kailan ba yung pagkakataon na, alam mo yun, yung naramdaman mong you are out of control and you can do nothing at all? Ha? Kailan yung pagkakataon na yun? Ako, naalala ko, way, way back, 1992, hindi naman, mga 1995, mga ganun, may mga pagkakataon na ganun, na nakatira po kami noon sa Cubao, yung pong anak kong panganay, si Pastor Nathaniel, nilagnat po yan ng mataas, kinumbulsyon. Naalala ko doon talaga, natakot ako kasi papunta po kami nung St. Luke's. Di ba po yung St. Luke's may paakyat? E traffic. Grabe po talaga. Talagang binuhat ko yung anak ko. Tinakbo ko po yun, yung papaakyat na ganun. Tinakbo ko po yun. Habang tinatakbo ko po yun, talagang umiiyak na ako, sumisigaw na ako kasi hindi ko na alam talaga yung gagawin ko. Naalala ko lang po yun kasi yung question natin is when fear hits you. Parang yun yung naano sa matak, sa isip ko na isang karanasan ko noon na naramdaman kong natakot ako. And may pangalawa pa pong pagkakataon na natakot ako. Ito po ay nangyari just recently. Nung nakita ko yung nangyari kay Pastor Ton, sa aking pong asawa, talagang sobrang natakot po talaga ako. Talagang that time, for the information po ng ating mga first-timers or who are new dito po sa atin pong Facebook Live, last August 25, we knew na kami po ay na-infect ng COVID. And hindi lang po ako, hindi lang po yung asawa ko, pero kaming buong pamilya. That time, parang tinanggap po namin yun ng ano eh, ng okay lang. Yung kumbaga, okay, we're positive, so ingat, magpahinga, yung mga ano po, yung mga dapat gawin, ginawa namin. Pero nung nakita ko po, naalala ko, it was, if I'm not mistaken, 7th day or 8th day, na naalala ko, it was a Saturday, nag-start siya ng Saturday, ng Sunday, na si pastor po ay hindi nakakatulog, tapos siya po ay suka ng suka, excuse me po, tapos hanggang to the point na dugo na po yung kanyang vinavomit, e din nung nakikita ko po na nahihirapan na talaga siya, grabe po, doon na po talaga nag-start yung fear ko. And talaga pong it was one of the experience that I had na talaga pong mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang madaling araw, parang yung luha ko tulo ng tulo. Naramdaman niyo po ba yung ganun? Yung bang wala kang ginagawa pero tulo na lang ng tulo yung luha mo. Tapos pag tinitingnan ko yung asawa ko, wala akong magawa. Wala akong magawa. I was just crying out to the Lord because I know that my God can do something about it. Amen? That's what the time that I felt so fearful. Hindi ko alam, natatakot ako kasi dun sa nakikita ko na nangyayari. And I have read the book of Philippians. Alam niyo po dito sa Book of Philippians, ito po ay isa sa Book of the Bible wherein, at tawag po dito ay prison epistle. That was the time when Apostle Paul wrote this four actually epistle in the Bible, which is Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Yung pong apat na book na yan, isinulat po yan ni Apostle Paul while he was in prison. Habang siya po ay nakakulong, because during that time, pinapersecute na po
pinipersecute na po si Apostle Paul, and siya po ay kinulong. And the time that he was writing the book of Philippians, he was in Rome. Nakakulong na po siya doon. And he was, you know, writing all these texts that we have memorized, na alam natin, at ang iba po dito ay babagitin ko. Ang sabi po dito sa Philippians chapter 1 verse 6, chapter 1 verse 6, being confident in this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Yan. So sabi diyan, lahat ng sinimula na ng Panginoon, tatapusin niya. Amen? Lahat ng sinimula ng Diyos sa buhay mo, kapatid, ay tatapusin ng Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord. Come on, comment it down. I receive, di ba? Akin yung word na yon. Amen? Ang sabi naman sa Philippians chapter 1, verse 21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Wow! What a powerful word. Amen? At ang sabi naman ng Philippians chapter 4, verse 12, ang sabi dito, I know what is it to be in need, and I know what is it to have in plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty and in want. So yan po yung mga naririnig natin o nababasa natin sa Book of Philippians. It was a word of encouragement. Apostle Paul particularly wrote this word for the Church of Philippi. Alam niyo po, ang Church of Philippi was one of the supporters of Paul in his ministry. And while he was in chain, he was in prison, he was writing and encouraging the Church of Philippi. Ah, sinasabi niya dyan, be content, di ba? At ang sabi ng chapter 4 verse 30, I can do all things through Him who gives me strength. Yan ang mga powerful word na isulat ni Apostle Paul when he was in prison. Ah? At ano pa ang sabi doon? Sa chapter 4 verse 19, ang sabi niya, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Wow! Grabe, di ba? Alam niyo yon, yung siya yung may kailangan, siya yung nakakulong, siya yung nahihirapan, pero nung sinasabi niya, and my God will meet all your needs. Hallelujah! He was encouraging the people. Amen? He was encouraging the people to go on. He was encouraging the people that my God never fail and He shall supply all your needs. Wow! At meron pa po doon sa may chapter 4 verses 4 to 7. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Hallelujah. Verse 5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Alam niyo po, nung binabasa ko po ito, sabi ko, Lord, I want to understand your word. I hindi lang maintindihan, Lord, pero I want to experience your word that in the midst of a fearful situation, that Lord, in the midst of uncontrollable situations in my life, Lord, I can still rejoice. Alam niyo po, nasasabi ko na po to, napipreach ko na po to. Diba, Sir CZ? Na-share ko na sa inyo ito, diba? That in the midst of trials, we can rejoice always because the Lord is the source of our joy. Amen? But you know what? During the time that we were in the hospital, even before that, nasa hospital kami all throughout, kino-contemplate ko yung word ni Lord. Sabi ko, Lord,
I will rejoice. I will rejoice. Grabe, no? Iba pala pag ikaw yung nandoon. Kaya nga po yung sinishare ko sa inyo is, ano, is my experience. Na nung andoon ako, I was, wala, nung wala na po akong magawa, nung tinitingnan ko yung si Pastor Ton, tinitingnan ko siya, na wala na talaga akong magawa, and I was just crying and crying and crying out to the Lord. And then God encourages me to rejoice. Rejoice in the Lord always. Again, I say it, rejoice. Alam niyo po yung lumuluha sa mata ko, yung luha na takot, yung luha na tasakit, yung luha ng pangamba, naging luha ng kagalakan. Amen? Nung naranasan ko yun, nalumuluha na ako, not because I am afraid. No. I am crying out to God because I am so thankful to the Lord. I am in all of His goodness, in all of His faithfulness. Amen? And I believe that if we will just have the right perspective, we can also experience this. And then, nung binasa ko pa po, yung Book of Philippians, binalikan ko siya sa chapter 1. Kaya naman pala ganito magsalita si Apostle Paul. Kaya naman pala si Apostle Paul, ganito siya ka-confident Maaring meron siyang alam na hindi natin alam. O maaring meron siyang na-experience na hindi natin na-experience. O pwede din naman may ibang revelation si Lord sa kanya kesa sa atin. Pero may sinabi siya, mga kapatid, in chapter 1, verses 23 up to 26. Ang sabi dito ni Apostle Paul, nung sinulan niya yung libro ng Book of Philippians, "But I don't know what I prefer. I am torn between the two. Because I want to live this life and be with Christ, which is far better. However, it's more important for me to stay in this world for your sake. I'm sure of this, I will stay alive and remain with all of you to help your progress and the joy of your faith and to increase your pride in Christ Jesus through my presence, which I visit you again." Ang sabi ni dito ni Apostle Paul, I am torn between the two. Nagdadalawang isip siya or parang nasa pagitan siya ng dalawa nung sinisimulan niyang isulat ang Book of Philippians. Ang sinasabi niya, nasa prison na siya in Rome. At syempre, alam niya that anytime, di ba, kukunin na siya. Ibig sabihin, anytime, papatayin na siya. Pero ang sabi niya dito, dalawa nag-aagaw ako, hindi ko alam kung anong gusto ko di ba? Kasi sa totoo lang, gusto niya nang mamatay at makasama si Kristo. On the other hand, sabi niya, which is far better, on the other hand, I know, sabi niya, it is important for me to stay here for your sake. Hallelujah. Amen. Kaya naman pala ganun yung mga salita ni Paul in the latter chapter and the verses of the Book of Philippians is because he has the right eternal perspective. Let me say it again, he has the right eternal perspective. He knew that life here on earth is an introduction to a real life eternity. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, one day lahat po tayo sa mundong ito, lilisani naman. Because this world is just really temporary. Kanina po, bago po ako umakyat po dito, binabasa po akong message from BIM, ang ating pong kapatid na Sister Miling from JCCM. Alam ko po, kilala niyo po siya sa mga umaattend po ng mentoring natin sa network ni Pastor Pobs. Ay nasa piling na po ng ating Panginoon ngayon. Hindi lang yon, marami pa tayong mga kakilala. Naalala ko nga nung nag-start itong COVID na to, parang ang nalalaman ko lang na na-affect ay yung mga nasa, hindi ko kilala, mga malalayo, hanggang sa after a while, kakilala ng kakilala. Ganon din po ba experience nyo? Susunod, kakilala ko na mismo. Ganon din po ba kayo? Susunod, kakilala ng kamag-anak ko. Susunod, kamag-anak ko. Diba?
tapos ha ha ha. Amen. Pero may word si Lord sa atin. Ang sabi dito sa verse 25, let me repeat this again and let us claim this word of God. I am sure of this, I will stay alive. Come on, let's say it. I will stay alive. Come on, say it. I will stay alive. Hallelujah. Amen. Come on, comment it down. I will stay alive and I will remain in you. Ang sabi dyan. Because we will all together progress and have our joy in faith united. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Amen. Bakit si Apostle Paul gusto pa niyang mabuhay sa mundong ito? For the sake of others. Are you getting me, church? We will stay alive here on earth for the sake of others. Amen. So that many will come to know our Lord and Savior Jesus Christ through our lives. Amen? Because we will still be able to minister to others. Amen? We will, our job is not yet done. May pinapagawa pa sa atin ang Panginoon. And I want you to know and receive this and declare this sa inyo pong mga buhay that may gagawin ka pa para sa Panginoon. Amen? Praise God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? At pwede bang sabihin ulit natin, I will stay alive! Wow! Praise the Lord! Meron po akong tatlong ginawa nung ako po ay nakaranas ng trials in my life. The time that I felt afraid. Yung mga panahon po na ako ay natakot. Ito po yung ginawa ko, and I want to share this to you, ha? My brothers and sisters. Hindi lang sa panahon na natatakot tayo, pero maaring sa panahon ng kagipitan, maaring sa panahon ng pagkalito, maaring sa panahon ng problema, sa panahon ng kagipitan, sa anumang uri ng panahon, maaring sa panahon ng pagkakasakit, ano pa man, ito yung ginawa ko at naranasan ko, and I want to share this with you. Number one po na ginawa ko is I come near to God. I come near to God. The more na na-experience ko yung takot, yung pagkakasakit, yung kung ano pa man, yung nararanasan ko, I draw myself near to God. You know what? You cannot solve your problems or your fears or whatever it is by running away from God. Mga kapatid, pag tayo ay may hinaing, pag tayo ay may problema, o kung ano pa man ang nararanasan natin, don't run away from God. Kasi walang ibang makakatulong sa atin. Walang ibang makapagbabago ng ating sitwasyon malibang ipahintulot ng ating Panginoon. Amen? Amen ba, church? Amen? This word that I received when I was in the hospital, ang sabi dito, Nahum chapter 1, verse 7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust Him. Ito po ay binigay sa akin ng isang pastor, ni Pastor Blair. When I was in the hospital, naalala ko yon 12 a.m., 1 a.m., 2 a.m., yung mga time, ang galing talaga ni Lord, di ba? Yung mga time na, yung mga alanganing oras na hindi ako nakakatulog, nag-aalala ako, biglang may message sa akin, di ba? Nag-encourage sa akin through God's Word at isa po ito sa ginamit ng Panginoon. Ang sabi doon, the Lord is good, a refuge in times of trouble, and He cares for those who trust in Him. So ang kailangan po natin is the right respond. We need to have a right respond, mga kapatid, ha? Hindi ko po alam kung ano yung nararanasan ninyo o ano man ang sitwasyon na mayroon kayo ngayon. But I want you to know that God cares for those who trust in Him. Amen? He is a refuge in times of need. He is a refuge in times of trouble. Amen? Amen? So we have to come near to God.
And I remember a story in the book of Jonah. Alam natin to, di ba? When Jonah was commanded by God, ang sabi dyan, i-re-refresh ko lang po sa inyo, in Jonah chapter 1, verses 1 up to 3, sabi po dito, the word of the Lord came to Jonah of Amittai, go to the city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Ano yung response ni Jonah sa verse 3? But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for the port, and after paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Dito po sa Jonah chapter 1 verses 1 to 3, imbis na lumapit si Jonah kay Lord, kasi ang pinapapuntahan po kasi dito ni Lord kay Jonah, it is a sinful city. Kumbaga, alam ni Jonah, naku, yung mga tao doon, di ba? Matitigas ang ulo, pumapatay ng tao. Ibang klase yung mga tao na pinapapuntahan sa akin ni Lord. The right response should be, yes, Lord, I will go there. But Lord, be with me. Help me. Diba? Dapat ganun yung right response eh. Pero hindi eh. Bakit? Kasi ang response ni Jonah, he ran away. Imbis na lumapit sa Panginoon para magpatulong, anong ginawa ni Jonah? Lumayo sa Panginoon. Meron ba tayong kilalang ganyan? O baka tayo mismo ay naranasan natin yan? Sa mga panahon ng problema, imbis na mas grabe, imbis na mag-init ka kay Lord, imbis na magtodo-todo ang prayer life mo, imbis na talagang yung devotion mo, di ba? Night and day, dapat ganun yung response, di ba? Hindi na ako mag-church, hindi na ako attend ng covenant group, no. Our right response should be, come near to God. Draw yourself more unto God. And tingnan ninyo ha, sa Jonah chapter 3, di ba po, Jonah chapter 1 yun, verses 1 to 3. Tingnan nyo po ang Jonah chapter 3, verses 1 to 3. Then the word of the Lord came to Jonah the second time. Go to the city of Nineveh and proclaim the message I give you. But this time, in verse 3, na iba na po yung response ni Jonah. Ang sabi ni Jonah, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now, Nineveh was a large city and it took 3 days to go through it. Wow! Praise the Lord. Amen? Nabago yung decision ni Jonah. Kaya lang, in the middle of chapter 1 and chapter 3, tinuruan ng Diyos ng leksyon si Jonah. And we know the story. Amen? Kaya pag lumayo ka kay Lord, lalala ang problema. Pag lumapit ka kay Lord, masusolve ang problema. Amen ba mga kapatid? Amen? Praise God. And we know what happened in verse 10 of chapter 3, when God saw what they did and they turned from their evil ways, He relented and did not bring any on them the destruction He had threatened. Wow, praise the Lord. Because Jonah came to the presence of God, and then everything, wow, naayos po lahat. So praise God. So that is number one. We have to come or we have to draw ourselves near to God. Okay, so wag po natin kakalimutan yon. Alam ko po, alam na po natin yon. But this is the reminder of God to all of us. Amen? Dapat mas lalo tayong lumapit sa presence ni Lord. Amen? Dapat mas lalo tayong mag-init sa pagsaserve kay Lord. Amen? Dapat lalo tayong mas ipakita natin ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Wow, praise the Lord. Amen? Number two, we have to think of God's goodness. Mga kapatid, you have to think of God's goodness. Pag nasa gitna tayo ng kung anumang sitwasyon, delubyo, problema, ano pa man yan, isipin ninyo,
Psalm 27 verse 13, I remain in this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. Amen. Kaya nga, I will stay alive. Amen? I will see the goodness of God in the land of the living. Alam nyo, isa po ito sa pinanghahawakan ko when I was in the hospital. Nung na-receive ko tong word na to, sabi ko, Lord, we will see your goodness in the land of the living. We will not die, but we will live. Hallelujah. Amen? And if you hold on to God's promises, it shall come, it shall happen in your life. Praise God. Sa chapter 25 ng Psalms, verse 22, ang sabi doon, cast your cares on the Lord, and He will sustain you, for He will never let the righteous forsaken. Amen? Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. God is so, 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 so good. When we were in the hospital, a friend of mine, na namatay din po yung husband niya because of COVID, nag-message siya sa akin. Sabi niya sa akin, ate, sabi niya ganun, this will not be easy, sabi niya ganun, pero makakayanan mo. Sabi niya, ang bill ng husband ko bago lumabas is 1.3 million, sabi niya. Ate, hindi ka tinatakot, pero ine-encourage kita. You will experience the faithfulness of God. And alam niyo po, hindi ako natakot. Naalala ko nga nung naghahanap po kami ng hospital. Ano po kasi, di ba po, full capacity. Pag private ka pupunta, pipila ka. So hindi ko naman po matiis na yung asawa ko, ipipila kami doon. So inuwi po namin yung si pastor. And then, may mga kaibigan po kaming kinontak. Ang sabi po ng isa naming kaibigan, ipinila ko na si pastor sa isang hospital, private hospital. Sabi niya, pero, sabi niya ganun, ang bill package, sabi niya, gumaling o hindi, yun ang babayaran mo. O kaya gumaling ng isang araw, dalawang araw, o isang linggo, same pa rin ang babayaran mo. Alam niyo, pikit mata kong tinanggap yun eh. Sabi ko, sige po, ipila nyo po, sabi niya ganun. Di pinila na po si pastor, pero habang nakapila siya, umuwi po muna kami ng bahay. Kasi wala nga po kaming mahanap na hospital. Hanggang sa, meron po akong nakontak na isang kaibigan, nang sabi niya, okay na daw, punta na daw kami dun sa hospital. At inaccommodate kami. Alam niyo po ba nung nararanasan ko yun? As I was undergoing in that process, I remember that time that Pastor Ton hold my hand. At ang sabi niya, mahal, God is in control. Alam niyo, nung sinabi sa akin ni Pastor yun, umiyak na naman ako, habang nararanasan ko yung kabutiha ng Diyos na nararanasan ko, na na-experience ko every step of the way. When we were in the hospital, wala pala akong tissue, wala pala akong wipes, wala pala akong tubig, wala pala akong mga kailangan ko sa hospital. And then may mga nagchat sa akin na malapit lang kami sa lugar nyo, sabihin mo kung ano yung kailangan mo, papadala ko. Sabi ko, Lord, you are so, so good. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba, umiiyak ako una dahil natatakot ako, umiiyak ako una kasi hindi ko alam kagawin ko, pero as I go along the way, umiiyak pa rin ako dahil natutuwa ako kasi nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. Meron pa po akong isang kapatid sa Panginoon na nung nalaman niya nasa hospital, sabi niya, Sis, kami na magpapadala ng pagkain niyo. Sabi niya, araw-araw, huwag niyo naintindihin. Kaya po sabi ko, Lord, thank you ah, kasi parang nagpadala siya ng uwak. Naalala niyo po yung ginawa ni Lord, di ba? Na nagpadala siya ng raven dun sa mga Israelites. Naalala niyo po yun, di ba? While they were crossing the promised land, God provided for all their needs. Alam niyo, nung nararanasan ko yun, every day,
na may nagpapadala sa amin ng lunch, may nagpapadala sa amin ng dinner. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi talagang nararanasan ko that God is good. Amen? Pwede bang sabihin natin that God is good? Amen? That God is good. Amen? That along the way, nagtitext sa akin na nagtitext yung hospital, update ng update ng bill, but I am saying, God is good, and my God will provide for all our needs. Amen? Sabi ng isang kaibigan, Ate, pagkulang yung pera mo, sabi niya, pumila ka sa ano, sa, anong tawag doon? May sinabi siya eh, mga PCEC, Philippine Charity PCSO. Sabi niya, Ate, pila ka sa PCSO, pila ka sa mayors, ganyan. Alam mo, nung binabasa ko yun, sabi ko, no, my God will provide for all our needs. Inalam niyo po, God is true to His word. Nung paglabas po namin sa hospital, everything was provided. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Come on, church, let's clap our hands to the Lord. Come on. God is so good. Thank you, Lord. Thank you because our God is good. Number three, mga kapatid, na tinuro sa akin ng Panginoon at naranasan ko is that I have to trust God's greatness. Hindi ko lang dapat alam kung gano'ng kadakila ang Diyos. Pero dapat, alam ko kung ano ang kaya niyang gawin. Ang sabi ng Colossians chapter 1, verse 16, For in Him, all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Hallelujah! Lahat daw po na nakikita natin maging ang hindi natin nakikita ay galing sa Panginoon. That is how great our God is. Amen? That's how powerful our God is. Amen? Tunay na napakadakila ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Pwede bang let's shout it out. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Amen? God is good. He is a refuge in times of problems. He is a refuge in times of trials. He is a refuge in times of difficulties. Amen, mga kapatid? And God is good. God is great. Amen? Alam niyo po, pag-uwi namin ng hospital, yung mga apo ko po, inihiwalay muna namin. Hindi po namin nakita yung mga apo namin. Pero after a few days, nagkaroon naman po sila ng sakit. Nagkaroon naman po sila ng amebiasis. At wala akong choice kundi puntahan sila. Dinala namin sila sa hospital. Salamat sa mga anak ko. Pero grabe na naman po yung trials during that time. Kasi wala na namang hospital na tumanggap sa amin. Kasi pag pupunta kami sa hospital, pag alam nilang hindi COVID, sabihin nila, may infected kasi na COVID sa emergency. So baka ma-expose yung bata. So umuwi na naman kami sa bahay. Nakikita ko yung mga apo ko, nagsusuka, nagtatae. Sabi ko, Lord, ang taas ng lagnat, nagte-39. Grabe, di talagang... And I praise God dahil meron akong na-contact na isang kaibigan namin na pinadala doon sa hospital na yon. Na fortunately, siya yung may-ari ng hospital. Inaccommodate yung mga anak ko. Alam nyo ba, sabi ng mga nurse doon, buti na lang na ihabol nyo. Sabi niyang ganun. Kasi si Judah daw po pala is dehydrated na. Although pinapainom po namin yun ng mga ano ha, ng mga oral hydration, yung mga ganun. Pero hindi po kinaya dahil sa dami ng lumalabas sa kanya kaysa pumapasok. So sabi, buti na lang na ihabol nyo. Kasi dehydrated na daw yung bata. Sabi ko, Lord, you are so, so good. At alam niyo po ba, naiuwi na po yung mga apo namin sa bahay. Masaya na po kami.
After 2 days, nagkalagnat na naman si Judah. Sugod na naman sa ospital. Na UTI naman. Sabi ko, Lord, you are so, so good. At ngayon po, nasa bahay na po ulit si Judah. Sabi ni Pastor, this Sunday, we will once again worship God together as a family. Amen. God is good. Hallelujah. God is great. At bago po ako magtapos, meron po akong ipapakita sa inyong video. How great, how awesome is our God. Let's watch this. Thank you.
Wow! Pwede po bang sabihin natin, praise the Lord? Kung napapansin niyo po dun sa pinanood natin, una, ang bilangan is kilometers. Pero nung bandang huli, hindi na kaya, di ba? Ano nang nabanggit doon? Light year. And one light year is equivalent to 6 trillion miles away. At yung pong nasabi dito is yun lamang naabot ng kaalaman ng tao. But scientists says that there are billions of stars out there. Countless, too numerous. And this is the good news, my dear brothers and sisters. The maker of all those vast universe, galaxies, stars, moon, that is the God, that is the same God who lives within you. That is the same God who lives with us. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Again, I say it to you, rejoice. Kaya pala nasasabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Amen. Kaya pala ang sabi, with God, nothing is impossible. Amen, mga kapatid. So when fear hits you, remember the God who is with you. Amen? Remember the God who lives in you, who empowers you, who made you, who created you, who saved you. He is the great I Am. And as I close on this message, I want us to have and to hold with these three truths. Number one is our faith in God. Never ever doubt God. Never. Ang sabi ng Psalm 77 verse 14, you are a God who performs miracles. You display your power among your people. Number two, your relationship with people. Nung nabasa ko ang Matthew chapter 22 verse 39, ang sabi dito, the second greatest commandment is this, to love your neighbor as yourself. Sabi ko, Lord, mahal ko naman yung kapwa ko, pero yung mamahalin ko sila katulad ng pagmamahal ko sa sarili ko, is that possible? But God made me experience that. Balikan ko lang po ulit, when we were in the hospital, ang dami-dami po ng mga tao who loved us just as they loved themselves. And I praise the Lord for their lives. I praise God for your lives. And number three, we need to have a strong body. Come on, church! Huh? We need to have a strong body. Kaya ito, ipapamuhay na natin to ha. 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Starting this time, alam ko sa inyo, lahat iniingatan niyo yung mga katawan niyo. But we will go to the next level. Amen? Amen? This time around, we will really take care of our body because we know that our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Praise God. So we need to trust God. Listen, we need to trust God in our darkest hour. Kung naranasan mo na yan, trust God. Kung mararanasan mo pa lang yan, trust God. We need to praise in the midst of pain. Amen? In the midst of pain, you have to cry out to God. You have to worship Him in spirit and in truth. There was one incident when we were in the hospital. Ang sabi ng nurse, Ma'am, pag hindi kinaya ni Sir ang high flow, mai-intubate siya. And fear creeps in. The time na naka-high flow si Pastor, nahirapan siyang huminga. For God's sake, Lord, ayoko mai-intubate ang asawa ko. And you know what we did? We cry out to God and worship Him.
We don't care kung nasa emergency kami. We don't care kung sino man yung kasama namin o nakakatingin sa amin o nakakakita sa amin. We just praise the Lord in spirit and in truth. And after that, nakahinga po ng maluwag si Pastor. At simula po noon, hallelujah, palakas na po siya ng palakas hanggang natanggal ang oxygen sa kanyang katawan. Palakpakan natin ang Panginoon. There is power in worship, brothers and sisters. There is power in praise. And lastly, hold on in times of fear. Hold on to God, for no one else we can ever trust more than our living God. Let us all bow down our heads and let us pray. Hallelujah. We thank you, God, for your powerful word this morning. We thank you for your living word, and we thank you for your presence. Allow us, O God, to understand and live with it. All glory belongs to you. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen.